Okay, good morning, Baba. It's 9-10th of November today. Alas 8:40 na ng umaga dito. And ready na kami ni Baby. It's the second day of going to the daycare. Baby, ready ka na ba? Ready na kami parehas ni Baby. Nag-aantay na lang kami. Ang pasok niya is 10 pa naman. Maaga pa kami natapos mag-ready. So, kasi niisip ko, syempre, habang nag-aantay kami dito sa bahay, padididiin ko siya ng bonggang-bongga. Mga around 9:40 or 9:35, aalis na kami ng bahay. So, ayun, baby, naglalambing ka kay mama, baby. Later, pupunta na tayo dun sa daycare, ha? Huwag kang magpapasaway kay mama Gwen, ha? Thank you, Gwen, for looking after the baby. Hello. Hi, nakikita na yung belly mo ulap. Tsaka guys, ito yung ipapadala ko. Ito yung dadalhin ko dun sa daycare. Kasi mahilig rin si Zeke maglaro nito. May plastic siya. Tsaka nag-ano siya ng tunog. Ito rin ni Zeke laro nito. Kasi nga may maingay. May plastic sa loob. So yan ang dadalhin natin doon. Ito yung ilalaan natin for ano toys niya para sa dun sa daycare. Although may maraming toys naman sila doon na pwedeng laruin. Kaya lang iba pa rin pagka, kunyari, may kahit papaano may kilala siya na toys na galing dito sa bahay. Zeke, are you okay? Mag-sing ka muna. Nairap ko naman si Zeke sa daycare and nagstay ako doon mga 10 minutes para tingnan si Zeke kung ano yung observe muna siya. So far, nung binigay ko siya doon sa nag-aalaga sa kanya, hindi talaga siya umiyak. Never, kahit nung umalis ako, hindi siya umiyak. At saka napaka-calm niya lagi since day one. Meron isang nag-aalaga doon aside from Gwen, yung talagang nag-aalaga sa kanya. Meron isa pa doon nag-aalaga na parang trainee. Ano, gustong-gusto yung ni Zeke yun. Bata pa siya. Nagkaano siya doon. Parang, ano ang tawag? Kumbaga, parang nagtitraining siya doon. Galing sa school nila. Sabi ni Gwen, gustong-gusto niya daw. Na-allowed daw siya kay dun sa babae na yun. Ganyan kanina. So far, hindi naman talaga siya kumbaya. Wala akong problema kay Zeke. Akala ko talaga ng first day na, kahit ng first day niya, akala ko nahihirapan akong mag-let go sa kanya. Kasi nga, iniisip ko talaga iiyak si Zeke. Kasi, normally pag may nakikita siyang unfamiliar na tao na lalapit sa kanya or kakatawa siya, madalas naiyak siya. Pero kakaiba talaga ng mga tao doon sa kinder na lagi sila. I mean, ang tawag noon, hindi talaga siya umiyok. Gustong-gusto niya na doon. At saka napapansin, hindi sa akin na as a parent, hindi mahirap sa akin na mag-let go kay Zeke doon sa daycare home. Kasi, hindi naman talaga siya, hindi na siya umiiyak. Sa akin, talagang heartbreaking makita ko yung baby ko na umiiyak habang umaalis ako. So, I'm happy na nakikipag-operate si Zeke. Ngayon, alas 6 na, past 10 na dito ng umaga. So, may mga gagawin tayo. Pupunta muna ako ng store, ng shop. Kasi may bibilin ako. Pabili ako ng toilet paper kasi paubos na yung toilet paper namin. Then, yung rice. So, yung rice ko is running out na rin. Siguro 1 or 2 packs na lang ang meron dun sa bahay. So, ayan. Toilet paper lang naman.
Morgan. Nag-prepare lang naman at saka nais yung kailangan ko. Yeah, ito na lang. And then, ano pa ba? Yung rice. Hindi tayo nang isa na. Nabala kong bumili ng ano na lang. Ito na lang. Ito lang. Kasi may harapan akong mamay. Ano pa yun? Wala pa anong itibigil. Mag-umag ko nga sila. Nakaraan nag-spaghetti lang kami. Hapon pork na naman. Na may cheese. Gusto kong mag-deep mamaya. Mayroon siya fish nila. Ang mahal ng fish nila. May 29 euro. 29 euro. Ito na lang guys. Ang kunin natin mag-beef na lang tayo. Kasi lagi na lang pork. Sa mag-breaksteak tayo mamaya. So ngayon, sa the way home na, tapos up dun sa lap, may dinagdag lang ako na, ano, ang ganda na dito. Parang mahaba na kinakayos nila to. Ngayon, nag-ayos na sila ng car. Skating na sila dito. Ang ganda. Kasi sila kahapon nga lang nila ginawa yun. Tapos ngayon, may landscape na. Okay na yung garden nila. Yes, ha? Kami nga. Kailan pa kami nag-move out noong 25 ng October. Hanggang ngayon di pa naayos yung garden namin. Hello guys, kararating ko lang ng bahay. Grabe, umuulan. Nagsipan ko, tulo din. Yeah. So ngayon, papakita ko sa inyo kung anong binili ko. Mga nabili ko. Binili lang ako ng toilet paper. Rice. May apat na packs ng rice sa loob. Binila rin ako ng pandinis namin sa floor kasi ubos na. Then, beef. Para mamayang dinner. Kasi lagi na lang kami nagpo-pork. Kaya magbe-beef muna kami. Tapos na, nagluto na rin kami ng chicken nung nakaraang araw. So, mag-beef muna tayo. Ang ano kasi nilang, isda nila ang mahal. Grabe. Dalawang peraso lang ang salmon na maliliit. Nasa almost 700 pesos na. Guys, ngayon, medyo makalat pa dito sa bahay. Pero ngayon, ang gagawin ko, irarahit ko na muna itong spaghetti nung nakaraang gabi na fridge ko kasi meron pang mga natira. So, yun yung kakainin ko for the breakfast. Although kanina, nagkape naman na ako at saka yung oatmeal. Tapos ngayon, kakainin ko to kasi after kong kumain is, gagawin ko, ipipaint ko yung doon sa taas, doon sa kwarto ni Zeke. Meron kasing spot doon, malapit sa may bintana na kailangan kong ipaint. So, mamaya, yun yung gagawin ko after kong kumain. Guys, ito na yung spaghetti na nireheat ko. Tapos may coffee ako. Tara guys, kain tayo. Hello guys, so tapos na akong kumain. Mga 11:40 na ng umaga dito. Nga sabi ko, balak ko after kong kumain is pipinturahan ko yung spot na dun sa kwarto ni Zeke, malapit sa bintana. Magpipintura tayo dun. Pero kakunting time lang naman ang gugugulin natin dun kasi maliit lang naman ang space. Maliit lang naman na spot ang ipipaint ko doon. So white na muna tayo, yung pinaka-base na muna. Kasi as of now, wala pa naman kaming colored paint na ilalagay doon sa kwarto na gagamitin namin para sa kwarto ni Zeke. So ngayon, actually nag-start na sila Kate at saka yung kapatid niya na mag-paint doon. Nga lang, may nilive sila na space na or spot na ipipaint ko daw. Sabi ko, okay, gusto ko yan. Gusto kong mag-paint. Sige. Sabi ko, pagka may time na nai-drop ko na si Zeke doon sa kinder. So gagawin ko yan. Ngayon, mahaba pa na yung time ko kasi nung first day ni Zeke doon sa kinder is it was only for 4 hours. Tapos na-realize namin kasi 5 hours naman. It was just a mistake kasi
Kasi ang buong akala namin, mag-start siya from 10. Di ba nag-start siya ng 10 up to 2. Akala namin, yun yung sistema ng accounting nila ng oras. Pero hindi pala. Ganito pala, 11, 12, 1, 2, 3. So, mahaba bang oras ngayon hanggang alas 3 siya dun sa kinder. So, mamaya pa ako mag-pick up sa kanya mga 3. Si Kate, ewan ko lang, di ko lang sure kung sasama siya sa akin. Pero nung first day namin, first day ni Zeke doon sa kinder is sumama siya sa akin. I'm not so sure lang kung sasama siya mamaya. Okay lang din naman sa akin na ako lang din. So, para may gawin din siya. Tsaka makapag-chill siya dito sa bahay habang wala kami. Kasi syempre, galing pa siya ng trabaho. So, it's up to him. Hello guys, kararating ko lang ng bahay galing sa shop. Kasi nga, hindi ako natuloy mag-paint. Kasi nung chinek ko yung paintbrush dito na ginamit last time ni Kate, hindi nga siya maayos. So, ang ginawa ko na lang is bumili na lang ako ng another paintbrush na pwede kong gamitin. So, ngayon, grabe. 12:20 ako umalis dito sa bahay. 1:20 na dito. So, bali, sa orasin ako sa labas. Pero nagtingin-tingin lang kasi ako. Bumili nga pala ako ng mixed vegetables para mamaya yung dinner namin. Tapos, yung Jupiler ni Kit. Wala pa si Kit dito, pero siguro mga few minutes, darating na rin yun. Bumili rin ako ng cloth, cleaning cloth, kasi wala na kami ganyan. Tapos yung sipit. Kasi balak namin maglagay dito ng sampayan sa loob ng garage, kasi hindi naman pwede sa labas, kasi maulan madalas, at saka hindi naman umaaraw dito ngayon, kasi mag-winter na rin. Tingnan niyo yung binili kong brush. Balik up loose siya. Assorted. Yung may malaki at saka maliit na brushes. Tapos, binili rin ako ng wala lang, pang paint na color kulay white. Tsaka yung isa is parang kulay pink siya na hindi ganong pink. Parang may pagka-violet. Purple lang dati. Then, glue. Parang may balak ata si Jaa. So, ayan. Yung binili ko lang. So guys, andito ako sa kwarto ni Zeke. Pero hindi pa niya ito ginagamit ha. Mag-start na sana ako mag-paint. Pero papakita ko muna sa inyo kung saan ako mag-paint. Banda. So ayan guys, yung ipipaint natin, yung pahaba na yan dyan. Yan, kung makikita niyo, hindi siya pantay yung pagkakapintura. So yan ang gagawin ko. So yan, pati yung nasa pinakailalim. Ayan, kung makikita niyo. So yan. So, let's do it! Tapos ko lang, nakakapagod pala itong magpintura. Pero, so far, okay naman na. Natapos ko. Ayan. Done na po. Tapos yun sa loob. Ayan, okay na. So, good job na tayo dyan. At least may natapos tayo ngayon ano na to. Pupunta na kami ni Kit sa daycare. Pipick up na namin si Zeke. Mag-alas stress na ng hapon dito. Kakatapos ko lang magpintura. Parang feeling ko hindi ako okay. Parang sumakit yung dito ko sa likod ko. Baby, are you okay? Hello guys, good evening. Alas 7 na po ng gabi. And naka-prepare na po yung dinner namin si Zeke. Nakatingin kay papa niya. Tapos, parang gusto ata niyang kumain. Uy! Kinakantahan siya ni Papa niya. Hello! Yay! Yay! Good job, Papa! Good job! Eh, laki ng smile mo, ha? Mamaya, iiyak ka na naman. Eh, very good talaga siya ngayon. Hindi talaga siya umiyak buong araw. Umiyak siya, pero saglit-saglit lang. Tapos, ngayon, halos
one and a half hours siyang nakalagay sa duyan. Then, naglalaro siya mag-isa. Tapos sumisigaw-sigaw pa siya habang nanonood ng Teletubbies. Okay. Buwan talaga, lo. Si papa niya. Si Ziki, naaliw sa papa niya. Clown ata si papa niya, eh. Ziki, naka-ahangad ang tawag nun? Nakatingala. Alo? Hala? Si Ziki, okay na okay siya. Wala siyang problema, basta kinakarga siya. Kahit anong position niya, basta nasa, basta may nakahawak sa kanya. Hala? Ha? Uh-oh. Taba mo, taba ng pishingit mo, Monar. So ngayon guys, nakaprepare na po kami ng pagkain for dinner. Nagluto po kami, at saka Nikit, ako, at saka, aray, Nikit ng beef steak, at saka gulay. And then ako nagluto ako ng rice para sa akin, at saka yung kay Kit, potato. Gulay. So yun ang dinner namin. Beef steak. And, yeah. Patatas. So guys, thank you for watching. I hope nagustuhan niyo yung video namin. So thank Zeke, you very much. Ziggy. Zeke, do you want to say bye to them? Maya-maya, mag-dinner na rin kami. So, Zeke! Ha, busy. So ayan guys, maraming salamat. Kung nagustuhan niyo yung video, please like. And don't forget to subscribe to our channel. Maraming salamat po. Be good and God bless. I love you. Mwah. Zeke, mwah. Mwah.